What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Bristol Caloocan Branch. Ayan, at nandito tayo ngayon para kumuha ng bagong motor. So, meron akong nakitang bagay pang everyday use, pero makakadaan pa rin ako sa expressway. So, sinama ko si Tantan nga pala, yung ating nagbabantay sa shop. At siya rin yung naging driver natin ngayon. At siyempre, si Sir nga pala, kasama natin. Siya po yung nag-assist sa atin. Maraming salamat Sir sa pag-assist sa akin. At wala kasi yung may-ari ngayon. So, anyway, hingi sana ako ng discount. Kaso hindi yata ako, kilala ni Sir, no? Sa tingin mo, kilala ako ni Sir. Ano kilala ko, Sir? Sayang, hindi tayo nakakuha ng discount, no? Pero sa ngayon, Sir, pag bumili yung ibang tao, wala talagang discount, Sir. Actually, ano? Ngayong year? SRP tayo, Sir. Okay. Yung presyo natin, introductory price pa rin yan. Okay. Yung price nga pala ng motor na bibili natin is worth 348,000 pesos. Yes, at introductory price po siya until now dahil bago lang siya sa Philippines. So, ito na po ang ating motor na kukunin ngayon. I-reveal na natin siya. Walang iba kundi ang Bristol Veloce 500. Tama ba? Veloce? Veloce. Veloce. Veloce dapat social, no? So, ito po yung kukunin nating motor ngayon, guys. Ayan, medyo, ano siya eh, classic modern motorcycle. Ayan, at based dun sa mga reviews ko at actually, na-inspire ako kay Red Sweet Potato, yung kumpare natin na isang vlogger din. Ganito rin kasi yung motor na kinuha nila. At nagtanong din ako sa kanila kung anong pinaka-the best para sa akin. And pinili ko yung mas nasa gitna. Kasi meron sila dito guys, pang-adventure. So kung ako naman, kung dun-dun lang at hindi naman lumalayo, parang oversized naman sa akin ito. Kung hindi naman tayo magpipilipin look, di ba? So ito, napili ko itong Veloce. Ayan, nasa middle size lamang siya ng mga motor natin. Meron kasi isa dito is Barber 650. Ayan, o ang problema naman, medyo mababa siya. So more on pang city riding lamang siya. Kaya, ayan, ganyan siya kababa pero napakaangas ng forma. Pero pagdating dito sa Veloce, nagustuhan ko. Marami tayong babanggitin dito sa next vlog natin. Ano? I-review natin to. But for the meantime, iuwi muna natin siya ngayon. Ayan, at binili natin siya ng cash. At tinry natin humingi ng discount but nakakalungkot dito ay nakukuha ng discount kasi alam ko nung unang labas nito is meron sila parang discount ba? Parang yes. 20% less 20,000 yung introductory price natin dati yon sir, yes. Nung bagong release yes, niya bagong. Sir, kailan na-release to sa Philippines? Bali 2020 po sir. 2020? Last year lang, yes. Okay. So bago lang to, itong Veloce. Alright, so ang gagawin natin sa vlog natin ngayon is puro first impression muna and the next vlog naman is review na natin at maraming salamat sa Bristol Caloocan at soon babisitahin natin yung San Fernando branch. Ayan at ayusin na natin yung papers para mailabas natin yung si Sir Eugene nga pala ang in charge sa bali ako po yung in charge sa pag-release ng unit. Ano pa ba yung mga docs? Ah, okay, sige. Pirmahan na lang po. Alright, sir. Salamat. Right guys, dagdag ko lang, pag bumili ka kasi ng Veloce pala. Wala pa siya kaagad na carrier sa likod, no? So, swerte tayo kasi itong buwan na to, naglabas sila ng carrier na ganito para sa Veloce. At kahit hindi adventure bike ang ating binili, at least makakapaglagay pa rin tayo ng box dito, no? So, available po yan dito sa Bristol, Caloocan. At soon, sa Pampanga, magkaka-available din sila doon. Siyempre, inuna lang nila to. So, okay naman siya. Ayan, naka-bolt lang siya. Ayan, hindi siya permanent. Pwedeng tanggalin kung ayaw mo. Ayan. Kahit big bike siya na hindi naman adventure bike, makakapaglagay pa rin tayo ng box. Ayan. So, talagang pwedeng-pwede pang everyday. So, yan, si sir. So, yan na ba yung ano natin? Ito po yung docks natin para dun sa release ng motor. Ah, okay. Oh, yun guys, hintay lang natin yung papers na matapos. So kulay green yung napili ko kasi alam niyo na, more on green kasi tayo. Kaya ito, ganyan yung kulay na napili natin. Ayan. So pagka malayo mo siya titingnan, mukhang advance yung Pasko sa atin. Mukha siyang Christmas tree. Oh. Sir, ito po yung okay. For travel to permit. Ito yung dadali niyo lagi pagka magtatrabaho. Habang wala pang ORC yan. Habang wala. Pero on process na po yan. Bali, may clearance na po yan. Then, after a month lang, baka meron na kagad. Oh, yung estimate natin, one month lang may ORC yan na. Basta pag may clearance po tayo na ganito, one month lang po. Ah, so ganun pala siya kabilis. Eh, patungkol naman sa
Plate number, sir. Sa okay. Plate number, pagka depende po kasi sa dating sa amin kung usually pinakamatagal na, sir. 3 months po. Okay, oh, mabilis pa rin. Okay pa rin sa akin. Kesa 3 years. Sir, ngayong nasa akin na yung papers, okay na. Pwede nang iuwi yung motor. Alright. Alright. Enjoy na natin si Veloce. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Ay, meron na tayong bagong mutol. Mutol! Woohoo! Humingi tayo ng ano, ng ganito. Para pagka ni-review natin next vlog. Pipicture daw muna, bago ko ilabas yung motor. For remembrance daw. Baka daw hindi na ako bumalik. So guys, ito na yung ano, susi natin eh, dalawa. Ayan, lalabas na natin guys. Pwede na bang paanda rin dito sa loob? Ah, pwede. Basta ako, no? Yun. Uy, ayos. Kalimutan ko. Sticker zero. Ay, may libre ako. Wow. Uy, thank you. Thank you. Bristol, oh. Sir, salamat, ha. Ah, sige, sir. Ay, may cup pa. Yun, oh. Brutal, oh. Brutal. Yan, oh. Okay. Hey. Sige. Tara, let's go. Right. Woohoo. Sir, salamat ah. Salamat, salamat. Uy, ang gaan naman nito. Grabe, gaan naman nito. So, ito si Tantan ang ating driver. Iyon oh. May previous pa tayo, Tan. Ah, ito yung mga papers, no. Okay. Sige. Salamat. Okay. Parang gusto kong dalhin ka agad sa Chris Legarda itong motor natin ngayon. No? Gusto ko siya lagyan ng box ka agad na aluminum. Okay, first impression. Napakagaan. Bilang Z1 rider, naninibago ako. No? Gaan niya. Ganda ng tunog. Yung mataba yung tunog niya. No? Very bassy. Bass na bass yung kanyang tunog. Bye-bye. Ang ganda ng suspension. Tapos bilang 5.7, abot na abot ko yung ano, semento. Ooh, ganda. May okay pa. Oh. Parang first time kong ano, ah, bumili na ang big bike ah. Sarap talaga pagka brand new. Okay naman yung torque niya. Medyo may sipa din siya. Sarap gamitin. Wee wee. Wee. Lambot ng upuan. Teka, tama kaya itong dinadaanan ko. Wala akong Waze. Wala akong Google Map. Yung manibela niya, ang taas no. Parang pag ganun yung feeling. Hindi siya yung parang diretso lang na pababa. Parang mali yata ito dinahanan ko. Sundan ko na lang yung mga nakasakyan sa moto. Uy! Ang behave niya! Walang vibration! Ang lambot ng cambio. Ang lambot ng clutch. San ba ako napunta? Nakalimutan kong tanggalin yung mga plastic-plastic niya, no? Halata talaga yung brand new yung motor natin. Nasaan ba ako? Ito, LRT na to. Ay, ano na to? LRT ba to? Ay, Skyway. Taas ng manibela para ako naka-Harley. Tira na. Check ko nga yung ano, yung map. Walang paano umuwi. Paano umuwi? Hindi, inlik. Sandali. Connect natin sa jobber, guys. Ayan, yung jobber na. Yan, power on daw. 100% pa rin. Hindi ko pa chinacharge to. Ang tipid naman sa baterya nitong jobber na to, no? So, didiretso tayo. Wala naman diretso dito. Babalik yata ako. Oh, babalik tayo. Babalik tayo guys. Tama ba? Ay hindi. Ay iwan. Tignan natin. Babalik tayo. Well, palagay kaya ako ng RFID dito. Ang galing oh. Pag neutral dito lalabas yung gauge. Pag first gear dito na siya no. Second gear. Ang galing. Tara, pa-install tayo ng RFID kung pwede dito. Pwede sir? Pa-install? RFID? Lapit lang natin yung motor ko. Tapos wala pala akong pera no. Tayo dyan. Ito yung wallet ko. May laman to eh. Oh, di ba? Kalimutan ko dalawa pala yung wallet ko. Oh no. Oh no, 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 no. Ang ipapangalan ko sa'yo ay si Belo. Ikaw ngayon ay si Belo. Galing oh, may libre pa akong plate number na Bristol Motorcycle. Yung mga plastic-plastic pa oh, tanggalin natin umaya. Ang ganda ng motor natin. Nagagandahan talaga ako. Or naninibago lang ako kasi first time kong magkaroon ng modern classic or classic modern motorcycle. Ang ganda ng ilaw niya. Yun, oh. Yung daytime running light niya is meron siyang square na ganyan. Ang sarap pagka brand new. Siguro di ko napapalitan yung upuan niya, brown na lang para medyo classy siya. Ayan, oh. Yung swing arm niya talaga eh. Isa lang eh, no? Ang galing eh. Hindi ko na rin papalitan yung pipe niya. Ganyan na lang din. Para tahimik. Biktima ng tabinging sticker. Si Reed. Buti pa yung headlight nito. Mayroong on and off switch, no? Ayan, no? Ang galing eh. Sir, bigyan kita ng pang merienda. Pantay mo lang. Hindi, oh. Seryoso ako. Pantay mo na. Ayan.
Pantay sir ha. Magkano merienda gusto po? Kinakabahan ako dyan eh. Yun o, sukat na sukat siya no. Yun o, sinipat. Okay na yan sir, may tiwala ako sa'yo. Sir o, pang merienda mo sir. Salamat sir. Salamat po, salamat. Oo, oh, diba? Pantay kaya yung sticker natin. Let me see your sticker. Oy, pantay. Okay. Okay. Medyo tabingin ng konti, pero okay na yan. Okay, let's ride. Expressway Gaming! Napaka-behave naman ng motor na to. Grabe naman to. Hay, grabe. Abangan nyo yung review natin dito guys. Yan, kilatisin natin kung ano ba yung mga nagustuhan ko dito. At obviously naman, alam nyo na kung ano yung nagustuhan ko ngayon dito. Kahit hindi pa natin siya nire-review. Eh, sa riding comfort, nabe, superb! Wow! Pwede palang mag-ship ng hindi nagka-clutch, oh. Oh, pwede pala. Oh, ayos. Uy, 10 kilometers na. Si Belo. Ayan na guys. Belo ang kanyang pangalan. From now on, ikaw na si Belo. The Read for Slow version. Ayan, sobrang nag-enjoy ako sa motor na to. Nakalimutan ko magpagasolina. O nga pala, brand new nga pala yung motor natin. Hindi pa to full tank. Mali. Ang lambot ng cambio. Tapos sandali niyang i-neutral. Oh, galing naman ng motor na to. Full tank, sir. Dapat ipa-ceramic coating natin to guys, no? Dalhin kaya natin ngayon dun. Siguro 500 lang pwede na. Laki ng tank eh. 450 kaya? Oo. Busog na busog eh. 450 na lang. Huwag na natin masyadong punuin. Ayan. Yun. Ganda ng screen niya, no? Yun. Full tank. Okay ka, okay. Let's go, sagaw. Sa kaya makakahanap na nag-install ng top box dun, no? Sa Pampanga. Sayang yung kanina, no? Pina-install ko na sana ng box. Anyway, sa next vlog na lang kaya. Yung nga lang ang kulang sa gauge dito. Walang orasan. Ayan, no? Kahit nasabi ko kanina na napakaganyang sa pakiramdam. Pero pagdating sa expressway, kahit mabibilis yung mga sasakyan, stable naman siya. Wala akong naramdaman na natatangay ako ng hangin, na wawasiwas ako ng mga truck sa paligid ko. Okay naman siya. Stable. Katulad lang din ng Z1. Stable. No? Siguro sa pakiramdam ko lang, napakaganyang imaneho. Maganda lang talaga yung gusto ng mga kamay ko, likod ko, puwet ko, tsaka pa. Kaya ganda ng control ng motor. At wala akong makitang pangit sa motor na to ha. Lahat maganda para sa akin. Given na yung classic look siya, na hindi naluluma ang forma niya kasi ganito talaga yung mga classic. Pero at least makabago yung technology na nilagay dito. Gaya ng ABS, fuel injected, and samo pa tong colored instrument panel. Diba usually sa mga classic, bilog dapat tapos manual yung kanyang pedometer, diba? Pero ito, iba eh, oh. Colored pa. Ayos, angas. Ito na, dito na ako sa Pampanga. Sa San Fernando ako nag-exit. Ayan, walang kahirap-hirap na biyahe. Napaka-smooth at napaka-bilis. And usually dito sa kalsada na to, matatagtag ka na eh, no? Matatanggal na yung kinain mo. Dahil yung condition ng kalsada dito parang puzzle. Asphalto, tapos magiging semento. Ito, sementado. Pero smooth pa rin. So ngayon guys, pupunta tayo sa shop ko. Pakita ko sa inyo yung shop ko ulit. Meron na akong tindahan ngayon dito sa San Fernando. Along MacArthur Highway lamang siya. At searchable sa Google Map. I-type mo lang, Grade 4 Speed Shop. Ayan. Ang tindahan. Hindi, merong hashtag yan eh. Ang hashtag. Ang tindahan na walang laman. Wala naman akong ititinda. May tindahan ako, no? Grabe. Ano lang siya? Parang tourist spot. Parang tourist attraction. Destination ng mga riders natin na subscriber. At doon naman kasi sa shop ko. Kahit di ka naman bumili ng kahit ano. Eh, pwede kang humingi ng sticker. Sinabihan ko na yung aking nagbabantay ng shop. Na kapag may humingi ng sticker, bigyan ng isang sticker. And then kapag gusto pa ng isang sticker, balik na lang siya next week. One at a time. Next week pwede na ulit yun. Ang gusto ko lamang is pasyalan nyo yung shop ko. Sticker kayo, libre lang yan guys. Libre. Ayan, ganyan po tayo kabait. Ang napakalupit sa singitan nito. Uy, may counter flow. Yung sa power ng motor na to, hindi naman siya nakagulat eh. Yung tama lang eh, no? Pwedeng pang beginner to. Pero kung gusto mo lang ng classic look guys eh. Buti nga yung Bristol, no? Hindi lang siya nag-focus sa isang klase ng motor eh. Naglabas din sila ng iba't ibang klase ng motor. Depende sa type ng rider. Unang-una yung adventure bike. Meron silang classic, modern bike. Meron silang cruiser bike. And magkakaroon din daw sila ng sport bike na 500cc. At meron din silang off-road motorcycle. Meron din silang e-scooter. Apakalupit to. Kompleto, sa Ricados yung Bristol, no? Kung Bristol lover ka,
sulit, full package siya, no? Kapag sinabi yung Bristol, ayan, marami siyang pwedeng i-offer sa'yo, depende sa kung anong klaseng rider. Kaya ako naman napili ko to as everyday use na pang expressway para araw-araw eh pwede akong bumiyahe ng Manila nang mabilis at mura lang yung magagastos ko, no? Sa gasolina, di ba? Tsaka sa maintenance. Lalo na, pakalapit lang ng Bristol, Caloocan, no? Paglabas mo ng EDSA, SOS, pwedeng lakarin. At kinagandahan pa nitong motor na to. Napakadaling gamitin. At pwedeng lagyan ng box sa likod. At napansin ko, bilog yung kanya dito yung sa fuel gauge niya. Yung takip ng fuel gauge niya. So pwede natin lagyan ng tank bag ito. Napakalupit, no? Meron ka ng rear back. Meron ka pang tank bag. Alright, napaka-friendly. Bilang everyday use, everyday grind. Ayan, ito yung motor na hindi nagpapapansin sa kalsada. Alam mo yun, yung magra-ride ka lang from point A to point B. Ayan, ganyan kaganda yung motor na to. Behave lang siya, napakabait niya. At yung shop natin, no, ito yung landmark eh. Coca-Cola kasi to. Ayan, tapos yun yung Coca-Cola. And then, may stoplight. Siguro mga 100 meters from here. Doon na yung shop ko, pero bandang left siya. Ito, papuntang Angeles City to. Papuntang Tarlac, papuntang Pangasinan, yan. Ito yung MacArthur Highway. Tinutour guide ko lang kayo. Eto na, magle-left tayo dito. Ayan. Laki ng grade 4 speed, oh. Alright guys, nandito na po tayo sa aking shop. Located po siya sa Telebastagan, San Fernando, Pampanga. At ito na po, naipasok ko na po sa loob ng ating shop. Ito ang ating bagong motor na Veloce 500. Ang pangalan po niya is Velo. Ayan, sa mga vlogs po natin, meron po tayo tinatawag na Velo Vlogs. Pag sinabing Velo Vlogs, gamit ko po si Veloce 500 nun. So sa mga susunod na vlogs po natin guys, isasama ko po kayo sa mga gagawin ko pong kakaiba dito sa motor natin. Halimbawa, isi-setup po natin siya, bibilan natin siya ng slider, front axle slider, at bibilan din natin siya ng back na alloy. Ayan, hindi natin nabili kanina kasi akala ko wala akong dalang pera. So sayang, ano. Pero at least, meron na po tayo motor na magagamit pang araw-araw. Halimbawa, biyaya ko ng Manila. At least si Velo na lang yung gagamitin natin, hindi na si Z1 or si Kawasaki H2. Ayan, pakita mo. Ayan, no? Nasa shop din po natin yan. So, sa susunod, yung BMW S1000RR naman yung nide-display natin dito. So, yun po. As you can see, guys, medyo okay na rin yung shop natin. At meron na tayong display na mga helmets, especially Chile helmets. Ayan. Sa mga gustong pumasyal sa aking shop, i-waste nyo lang po or i-Google map, Read for Speed Shop. Ayan, sa mga pupunta dito, bumili man. No, hindi, guys. Meron kayong free sticker at libre kape. So, meron tayong libreng kape dito. Labiring malamig na tubig. Ayan. So guys, maraming salamat po. At nais ko magpasalamat sa Bristol Caloocan para sa kanilang smooth na servisyo sa akin. At naibilabas ko kagad itong ating bagong motor. So see you next vlog guys. See you sa susunod na Velo vlog. Right guys, maraming salamat po. Read for Speed. Sigaw mo nga, Read for Speed. Read for Speed! Yeah! Ano na? Asay mo? Sabay-sabay kayo ha. 1, 2, 3. Read for Speed! Hindi! Hold up! Dali! Mau hold up ko yung totoo niyan. 1, 2, 3! Hold up! Okay.